di ba dalawang grupo yan? Yung Kit Talents Group saka Mang Jun Group. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na pangalan pala ni Mang Jun is Philemon Ko the Third. Now, pumayag po silang pareho na magpa-lie detector test. At hawak ko na po yung result ng lie detector test nila. Mang Jun? Ay po, magandang hapon po. Mang Jun, hawak na po namin yung inyo pong lie detector test result. Apo, idol. At meron tayong pag-uusap noon, Mang Jun. Pag negative, ibig sabihin, lying. Okay? So, hindi kami tutulong. Pag nag-positive, ibig sabihin, kayo po yung nagsasabi ng totoo, then therefore, bubuhos kami ng tulong. Tama? Yes, idol. Apo, idol. Very clear. At hawak na rin po namin result para kay Keith Talens. Gusto mo naman basahin ko yung iyong result ngayon? At kasi si Sir Keith, sabi niya, mamaya pa raw siyang 3 o'clock available. Hindi siya kayo namin... Kayo po, idol. Kung ano po busy nyo, kayo po matutunod, idol. And idol, okay. Take note, ha, Silyado po yan at galing pa po sa Kamkrami. Ito po ay galing pa sa Kamkrami at yes. Silyado pa. Hindi ko pa po ito nakikita talaga. Ngayon ko lang po talaga makikita to. Ito yung kay Mang Jun, Philemon. Nakalagay rito. Bubuksan ko. Tingnan ko nga. Okay. Okay, so... Meron mga questions pala base po doon sa mga itinanong nilang mga questions sa inyo ng gumawa ng polygraph test sa crime lab ng PNP. Doon sila nag come up with a decision or they come up with the result doon sa inyo pong lie detector test. Ano ba yung mga tinanong? Nagsisinulan ka ba sa sinasabi mong inutusan ka ni Keith Talens na Harold Domer? Tinanong po sa inyo yon. Pangalawang question, sisinulan ka ba sa sinasabi mong sinet up ka ni Keith Talens upang pagtakpan ang anumang issue na namamagitan sa inyo? Tama po. Tinanong po yan. At pangatlong tanong, nagsisinulan ka ba sa sinasabi mong hindi ka pinapasahod ni Keith Talens? Tinanong din po yon. Tinanong din po yan. Tinanong din po. Okay. Base po sa mga katanungan yon, binasa po ng polygraph machine yung pong inyong pagsagot. Okay? The way you answer those questions, doon po na pick up ng polygraph machine kung kayo po ay nagsisinungaling o hindi. Opo, idol. Opo. Okay. Nakita ko na pong result ninyo. Ito na. Okay. Tingnan ko naman dito kay Sir Keith. Nakalagay rito, Keith Talens. Ang mga tanong naman kay Sir Keith, ikaw ba mismo ang taong nag-utos kay Mang Jun para si Mr. Harold Domer? Isang tanong sa kanya. Pangalawang tanong, gawa-gawa mo lang ba ang sinasabi mong siniraan ni Mang Jun ang iyong anak sa social media gamit ang kanyang account? Pangalawang tanong. Pangatlong tanong, ikaw ba mismo ang taong nagplano para ni Mang Jun si Harold Domer para gamitin ang iyong YouTube vlog? Pangapat na tanong, nagsisinulan ka ba sa sinasabi mong binibigyan mo ng parte si Mang Jun sa kinikita ng YouTube channel nyo? So apat ang katanungan kay Sir Keith, kay Mang Jun. Tatlo lang. At base po sa apat na katanungan na yon kay Sir Keith, yung sagot ni Sir Keith doon sa mga katanungan na yon, doon binasa ng polygraph machine kung siya ay nagsisinungaling o hindi. Okay. Mang Jun, anong sa palagay mo ang hatol ng polygraph machine sa inyong polygraph exam? Idol, yung sa akin po, yung sa polygraph ko, lahat po yun, totoo po yung sinabi ko at sinagot po doon, idol. Base sa apat na katanungan na yon, doon na pretty much ma-assess nila yung klase ng iyong demeanor, base po doon sa mga sagot ninyo, napipick up po ng polygraph machine kung ikaw ba ay merong itinatago. At yung itinatagong yon, meaning, nagsisinungaling ka. Meaning, hindi ka nasabi ng totoo. Okay po. Diba? Apo, idol. Okay, so ito'y parang assessment as a whole doon po sa issue at hand. Kung ano yung napag-usapang issue. Opo. Okay. Kasi kung kaya mo magsinungaling sa isa, eh kaya mo rin magsinungaling sa dalawa, tatlo, apat. Ganun po yung, ang sa tingin ko, ang sistema sa pagbabasa ng polygraph test doon sa mga katanungan, doon sa mga taong tinitest ng machine. Ito, sir, ay hindi tinatanggap sa korte. Gusto ko lang malaman mo. Ito, alam ko po, idol. Hindi pero, sa korte. Pinagbigyan ko lang din po kayo at yung lahat po ng tao. Sabi ni Dean Girl, what if yung result nila parehong nagsasabi ng totoo? I don't know. Mamaya, alamin natin yung mga reaksyon ninyong lahat. Alamin natin ang reaksyon nilang dalawa. Basta ako, ang pangako ko kay Sir Philemon, kay Mang Jun, kapag
kayo po ay lumitaw na nagsasabi na totoo, 100% buhos po yung tulong namin sa inyo. Now, bakit tumagal to? Kasi nga po, nagkaroon ng pandemya, na-hold po ito sa Camp Crame. Okay? Inabot po ng siyam-siyam at hindi natin masisisi. Siyempre, merong iba pang mga pwedeng pag-abalahan ng kanilang time and effort ang Camp Crame kaysa naman dito sa polygraph test ninyong dalawa. Pasensya na. Tama ako, naman, intindihan natin. Opo. Kasi marami pa mas importante bagay na inaasikaso ang PNP at that time. Pero napagbigyan tayo, ngayon na medyo maluag-luag na, nagpalabas na siyang result. Mang June, meron pong isang napakalaking surpresa para sa'yo. Meron ka bang kutob kung ano yung surpresa na yun? Negative po yan, idol, sigurado. Mamaya po, masusurpresa po kayo. Napakalaking surpresa po talaga. Totoo po, hindi po biro to. Meron pong malaking surpresa para sa inyo. Gusto ko pong handain nyo lang, make yourself prepared for this surprise na malalaman nyo po. Mamaya po. May idea po kayo kung ano yung surpresa na yon? Alam ko po talaga, negative. Wala po akong natatanggap na magandang surpresa kayo, idol. Sabi ni Ulrich Von, baka it's a prank lang yan, idol. No, hindi po prank. Ito po, galing sa PNP. Hindi po namin gagawing prank to. Eh, baka mamaya mapagalitan tayo ng PNP. Galing po to sa crime lab. And then, yung pong surpresa, napakalaking surpresa, napakalaking balita po yun. Breaking news, as a matter of fact. Ayan po, binibigyan na kita ng konting clue. Breaking news para sa lahat. Okay, at sa iyo, Mang June. At sa mga team Mang June, may breaking news para sa iyo. Prepare ka na kung ano man yung breaking news na yon, whether good or not so good. Siguro, idol, sayang talaga. Natatanggap ko talaga, puro bad. Mga netizen, kaya nyo bang hulaan? Sige nga, kung ano yung breaking news na yon. Ano to? Alam ko ng surprise. Ano yung surprise? Sige, Uling Roasters. Okay, hindi. Sir Kit, magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Ready na po kayo, sir, para basahin namin yung pong naging result ng polygraph test nyo po? Apo. Sir Kit, anong sa palagay mo si Sir June, anong positive or negative po? Negative po. Para kay Mang June. Kayo naman po, Mang June. Ano sa palagay mo ang resulta ni Sir Kate? Negative po, idol. Ready na ba kayo, Mang June? Opo, idol. Opo, para matapos na po. Ano po yung maramdaman nyo, Mang June, halimbawa, lumitaw na kayo po yung nagsisinungaling? Siyempre, idol, malulungkot din po ako dahil isang taon ko na po, mag-iisang taon na po akong parang katahimikan, idol. Mula po nung pumutok yung issue na yan. At kapag nag-positive to ito, ano pong maging reaksyon ninyo? Kapag lumitaw na kayo po, hindi nagsisinungaling? Nagsasabi ng totoo? Magiging masaya po ako, idol, dahil parang po, tutulungan niyo po ako. Dahil yun lang po talaga ang kakulangan ko. Dahil wala po talaga akong ibang alam na paraan para tumulong sa akin. Kayo lang po, idol. Okay. Yun naman po talaga yung deal natin. Kapag kayo po ay lumitaw na nagsasabi ng totoo, kami po ay 100% bibigyan ng tulong sa inyo. Pero pag lumitaw na kayo po ay nagsisinungaling, meaning negative, then atras po kami. Tama, Mang John? Opo, idol. Okay. Opo. Naintindihan ko po. Mang June, pumayat kayo ah. Marami mga netizen nakahalata. Pumayat daw po kayo. Ba't po kayo pumayat? Ano nangyari? Diet po ako. Nag-workout po ako, idol. Aba, maganda yan. Healthy. Physically fit. Mang June! Okay. Nagkabaligtad. Okay. Ito na pala si Mang June. Sir, ito ha, babasahin ko po. Analysis of the polygraph data taken from Filimino Jayco III. Kaya nga po, Mang June, using a statistical and computerized algorithms resulted in significant numerical scores that support a conclusion of significant reactions when he answered the above listed questions. Thus, the patterns of data produced by the examinees belong to A. Mang June! Mang June! Idol. Alam mo ba ibig sabihin ng deceptive? Wala po kong idea, idol eh. Mga netizen, alam niyo ba ibig sabihin ng deceptive? Si Mang June daw, he was being deceptive. Mang June, deceptive daw po yung mga sagot ninyo. In short, kayo po ay nagsisinungaling. Nagsisinungaling daw po kayo ayon po sa inyo pong polygraph test. Mang June, I'm sorry, Mang June. I'm very, very sorry. Yan po ay ayon sa polygraph test na isinigawa sa inyo ng crime lab ng PNP. Sorry po, Mang June. Kayo naman po, Sir Kit. Anong sa palagay niyo po, Sir Kit? Nagsasabi po ako ng totoo.
Okay. Now, ito naman po, ah, babasahin ko sa inyo, Sir Kit. Analysis of the polygraph data taken from Whitney Gates J. Talens, meaning si Sir Kit yan, using statistical and computerized algorithms resulted in significant numerical scores that support a conclusion of significant reactions when answered the above listed questions. Thus, pattern of data produced by the examiner belongs to A. Okay. Kuha ka ng dictionary. Sir Kit. Pa. Naku po. Mang Jun. Magugulat ka dito, Mang Jun. Nagdarasal si Mang Jun. Sir Kit. Dinadasal ni Mang Jun. Kahit na anong dasal nyo, ito na po talaga ang resulta. Hindi natin pwedeng baguhin ha. Sir Kit. Sabi po. Kayo ra po ay. Nag. Sisinungaling din. Pareho daw po kayo. In this case, it's a tie. Sisinungaling din daw ako. Opo, sir. Kayo din daw po ay deceptive and therefore lying. Ayon po sa result ninyo pareho. Well, sir, yan po ay sa polygraph test result ninyong dalawa ng crime lab. So, Mang Jun, yung promise ko po sa inyo na tutulungan, I'm sorry. Panindigan ko po yun since kayo po ay negative at lumabas na nagsinungaling base po sa crime lab polygraph test ninyo, bumagsak kayo. Sorry, Mang Jun, hindi na ako kayo pwedeng tulungan. However, meron pong isang, remember sabi ko po sa inyo, Mang Jun, meron pong breaking news. May malaking sorpresa po para sa inyo. Alam nyo ba yung gusto nyo malaman kung ano yung sorpresa na yon, Mang Jun? Medyo bad news po, Mang Jun. Opo, Idol, ramdam ko na po yun kasi hindi po tayo nakatanggap ng good news. Alam nyo po yon? Ano po yung bad news na yon? Sige nga. Hindi ko pa po masabi, Idol. Meron ka 10,000, Mang Jun? Ayan, meron pa nakakaulang mga netizen. May 10,000 po kayo? Kailangan po yung 10,000. Wala po po, Idol. Wala po kong hanap buhay ngayon, Idol. Ako po. Kailangan po yung 10,000, sir. Wala po talaga akong pagkukunan ng ganyan, Idol. Sir Kit, ikaw na lang po magsabi, Sir Kit. Mang Jun, meron ka pong warrant of arrest. Ramdam ko na yun, Idol, na yung warrant of arrest darating talaga. Mang Jun, ito po, merong warrant of arrest galing po sa korte. Kaya nga tinanong kita kung meron ka 10,000 kasi po yung piyansa is 10,000 pesos. Idol, wala po talagang pagkukunan ng ganyan, Idol, dahil sa ngayon po talaga wala akong hanap buhay. Wala naman po akong kumikita sa YT ko sa ngayon. Kailangan nyo po magpiyansa ng 10,000 piso dahil paglabas nyo po ng bahay at kayo po yung machempon pag-alagala dyan, pwede kayong pick-upin ng mga pulis at i-diretso sa kalaboso. However, ngayon pa lamang, sir, pwede nyo naman unahan to. Pupunta ho kayo sa korte na nag-issue nito at magpiyansa kayo ng 10,000. So, ang tawag noon, temporary liberty, and then yung kaso po ay lilitisin. Hindi pa naman ibig sabihin na kayo po ay guilty na. Okay? Kaso pong libel ang isinampa po sa inyo ni Sir Kate. So, may proseso pa ho ito. Kaya po kayo nagkaroon ng warrant dahil po nakita po ng piskalya na kung saan nagsampa ng kaso si Sir Kate na merong probable cause na para ito ililitisin. At inakyat po sa judge. Nung umakyat sa judge, nag-issue ng warrant ang judge para sabihin na Mang Jun, mula ngayon, magre-report ka sa akin para itong kasong ito ay lilitisin. Baka pwede mag-ayos na lang kayong dalawa. Ang pwede lang magpawala nito, kumbaga parang pwede ma-magic ito, maging magic. Mawawala itong kaso mo. Kapag nakipag-ayos ka kay Sir Kate, pwede naman si Sir Kate pumunta sa korte at sasabihin ni Sir Kate, okay, Your Honor, ayoko nang i-continue yung kaso laban kay Mang Jun. Magpa-file lang siya ng desistance. Tapos na yung kaso. Open naman po ako mag-reconcile. Reconcile? Sa kanya. Kit, ako, open naman ako. Kilala mo ako. Naging mabuti akong driver, ulat, iso. Oo nga, malakas yung ulan. Okay, narinig. Yung buhos ng ulan. Oh, malaki palang bahay ni Mang Jun. Walang 10,000. Oh, maganda yung bahay niya. Mukhang mansion pa ata yun. Hello, Kit. Ako, handa naman ako makipag-usap sa'yo. Makipag-usap tayo. Mag-usap tayo. Alam mo naman, kinala mo rin ako. Pareho tayo ng imbiktima rito. Siguro sa pagkakataon. Kung ano man po yung katayuan ko ngayon, sobrang pinagtaguran ko yan ng ilang taon. Hindi ko, hindi ako iiyak. Simula po talaga nung na pasok ako sa issue na to, hindi ko po may itatanggi na
sobrang bumagsak po talaga ako. Sabi ko kasi sa sarili ko, magiging mabuti akong tao. Totoo lang, ayaw ko po talaga ng mga issues. Siyempre, pero pinapakinggan ko pa rin po yung mga nasa paligid ko, anong bang dapat maging decision ko. Pero kung ako po yung tatanungin niyo, gusto ko na po talagang matapos to. Imbis na ituon ko sa pamilya ko, ituon ko sa pagtulong sa ibang tao, yung oras ko kailangan nandito, na-stress ako. Gusto po talagang matapos. Kung talagang si Mang Jun, hihingi po ng tawad sa akin, kahit yun na lang. Open ho kayo sa pagpapatawad. Opo. Oh, kaganda naman ng balita yan para kay Mang Jun. Palapakan natin, direct. Mang Jun, narinig mo yung sinabi ni Sir Kit, napakaganda. Opo, narinig ko po, Idol. Open daw siya sa pagpapatawad sa iyo. Inuulit ko, kaya Kit, naiintindihan kita, alam ko, naiintindihan mo rin ako. Naging mabuti tayo magkaibigan. Wala akong pinakitang pangit, sinuprotektahan kita. Kung pagpapatawad ang hiling mo, walang problema sa akin yun. Kung inaakala mo na may kasalanan ako sa'yo, hinihingi ko po ng tawad yun sa'yo. Kit, matapos lang to, alang-alang sa darating na Kapaskuhan, alang-alang sa mga nangyayaring kalamidad sa atin, humihingi ako ng kapatawaran kung sa tingin mo nagkamali ako sa'yo. Lahat tayo nagkakamali, nagkukulang. Kung ang pagpapatawad ay sa mga pagpatahimik sa'yo, hinihingi ko lang ng kapatawaran yun para lahat, both sides, matigil na po lahat ito dahil pareho tayo dito ang biktima. Kung kinakailangan po, pumunta ako sa kanila at humihingi ako personal ng kapatawaran. Gagawin ko po yun. Matapos mas, lang po itong isipa dahil... Mas ako, maganda. Adol, Mang Jun. Hirapan ko. Nayak na si Mang Jun. Oo, oh, ang pag-uustal na patanggap po. Pero hindi ko na po dapat isisi kahit kagini yan. Ay, nangyari na po ito. Nandito na po ito. Kung pagpapatawad lang po ang kailangan, gagawin ko po yung matapos lang po lahat ito. Dahil hirap na hirap ka rin po ako. Unang-una, wala rin po akong pinagtukunan ngayon. Wala rin po ako kahit, ano, Idol, wala talaga. Sir Kit, pupunta dyan si Mang Jun sa bahay ninyo para humingi daw ng personal. Napatawad. Okay ba sa iyo? Tatanggapin mo ba 'yon? Pupunta siya diyan para mag-reach out at mag-sorry sa iyo in person. Sir Kit. Hindi po ako makapag-decide ngayon kasi kakausapin ko po yung partner event. Okay, sounds fair. Of course, kailangan po talaga dapat ma-involve din yung partner niyo rito. Okay. Gusto ko lang po matapos na yung issue, makapagsimula po uli ako sa YouTube ko, sa business ko. For me, ano to, magandang result po ng itong segment niyo ngayon. Unlike po nung una na sobrang na-stress talaga ako. Para akong nakakulong sa hawla ng tiger kahit ibon ako. Parang ganun yung parang hindi maalis sa isip ko. Kasi hindi po siya close. Sana matapos na po. Ayun lang po yung hiling ko para makapagsimula uli ako. Kausapin ko po mamaya yung partner ko. Tapos pwede niya po kung i-message na lang sa messenger ko. Pwede ba tomorrow babalikan ka niya para talungin o maski kami na magtanong sa iyo kung open ka na doon sa siya pupunta yung person? Po, sige po. Kahit yung staff niya na lang po mag-message sa akin. Okay. Mang Jun. Okay. Ano po yung reaksyon ninyo? Ayan na, pinatawad na kayo pero kakausapin lang niya muna yung kanyang partner tungkol doon sa inyong request na pupunta kayo in person sa bahay nila. Anong reaksyon niyo doon? Ang puso po akong papasalamat. Binigay niya kapatawaran. Although, kakausapin niyo pa po si Pambena. Alam mo yan, Kit, buong pamilya mo, buong pamilya ng Pambena, minahal ko lahat dyan. Lahat kayo, pinagsilbihan ko, pinag-drive ko kayo lahat. Natutulog kayo habang pinag-drive ko. Yung ibig sabihin, tiwala yung buhay niyo sa akin. Pero nagpapasalamat ako kung yan lang din ang hiling mo ng pagpapatawad. Kung pinagsamahan tayo, Kit, alam mo yan kung gano'ng kalabi yung pinagsamahan natin. Sabay tayo, nagsisiyang. Lahat sabay tayo, naghihiwalay lang tayo pag matutulog ka. Kaya sana, magpatawaran na lang tayo. Lahat kayo, minahal ko, buong pamilya mo, buong pamilya ni Mambena. Alam niyo lahat yan. Wala akong ginawang masama sa inyo. Wala akong humihingi ng kapatawaran para matapos na lang itong issue ito. Hirap na rin ako. Wala akong hanap buhay, wala akong pinagtukulan.
sa kabila ng mga nangyayari, nagpapasalamat ako dahil hindi rin ako dinapigan ng karamdaman. Nagpapasalamat ako, taong puso ako nagpapasalamat kay Kate sa binigyan ng pagpapatawad at sa inyo, sa mga staff mo, Idol, na binigyan mo kami ng oras para sana matapos na po ito, Idol. Maraming maraming salamat po. Pero sir, meron pa tayo isang problema na dapat ayusin. Kailangan niyo po pa rin talaga mag-post ng bail. Kahit na pinatawad na po kayo ni Sir Kate, kailangan pa rin po talaga kayo magpiansa dahil pwede kayong pick-upin anytime, especially may mga pulis ngayon, nationwide ang napapanood. Baka meron dyan makakating kamay ng mga pulis at dadamputin na lang kayo kahit na nagpatawaran na kayo. May mga loko-loko dyan para lamang kayo po'y harasin. So, paano to? 10,000. Sir Kit, pwede ba ikaw na mag-sponsor ng 10,000? Total, pinatawad mo naman. Lubos-lubos na. Ikaw na yung mag... Bigla akong natawa. Ano, Sir Kit? Lubos-lubosin nyo na. Kasi walang-wala na siya. Wala po talaga akong pagkukulan ng ganyan. Sobrang... Oh, Sir Kate, wala no, kasi pag hindi ka nagbigay sa kanya ng, hindi ka nagpiansa rito sa kanya ng 10,000, eh makukulong siya. So parang hindi mo na siya pinatawad. So parang pamasko mo na lang, Sir Kate, paano ito? Sige po, sige po. Oh, galing, palakpak tayo. Oh, palakpak kay Matt. Oh, di ba? Napakaganda ng Pasko. Hindi nga, promise, napakaganda. Nagpakatawaran, tapos yung nagsampa ng kaso, siya na mismo ang... mag-apiansa tapos mag-absuelto. Sir Kit, napakabuti niyo pong tao. Thank you, sir. Kahanga-hanga po kayo, Sir Kit. Kahanga-hanga kayo. Okay. So mag-usap na lang po kayo. Mang Jun, wag ka munang lalabas-labas ng bahay niyo, Mang Jun. Diyan ka lang. Stay put ka lang. Now, hintayin niyo po yung tawag namin para sabihin namin sa inyo na okay na kayo ni Sir Kit. Susunduin namin kayo. Dalhin namin kay Sir Kit. And then, after that, then, bibigyan ka ni Sir Kit ng pampiansa. Pwede ka namin samahan doon sa korte. Yun lang magagawa namin. Sasama ka sa korte para ikaw makapagpiansa, and then the rest, eh, yung lawyer ni Sir Kit na ang gagawa ng arrangement na para eh, magpirma siya ng desistance. Tama, Sir Kit? Apo, sige po. Okay. Natapos. Idol, pwede po, Idol, sa mga lahat po ng mga nagsubaybay po sa isyong to, sana po, tugdukan na po natin. Tapusan na po natin alang-alang po sa darating na kapaskuhan. Magpapasalamat din ako sa mga tao na sumuporta sa lahat-lahat po. Tuldukan na po natin po, mag-move po na po tayo, magbuhay na po tayo ng panibagong chapter ng buhay natin. Tama na po, outside po, igilan na po natin. Alam po lang po talaga dito, pareho po kami naging biktima dito sa kagagatong po ng ibang tao. Ganun po man po, muli Kit, nagpapasalamat ako sa binigyan mo kapatawaran. Sana magtuloy-tuloy ito at sana mag-usap tayo. Handa akong humingi ng kapatawaran kung inakayang magkamali ako sa iyo. Ibibigay ko at gagawin ko sa iyo yun. Alang-alang lang sa katatahimik natin pareho. At lahat, both side po. Okay. Lahat tayo ng pinagsamahan. Doon po sa mga fans, may mga pinagsamahan po tayong lahat dito. Okay. Minsan na po tayo nagkakausap ng kakilala. Sana po isipin po natin yun. Okay. Doon po tayo sa mga dita. Huwag po tayo tumingin sa mga pangit. Kayo naman po, Sir Kate, ano pong gusto niyo mensahe sa lahat? Sir Kate, kayo naman po magbigay ng mensahe. Sir Ate, na sakit po ng tiyan po eh. Ha? Masumakit tiyan niyo? Ha? Mga bakit natatay po kayo? Doon sa sinabi ni Mang Jun. Ano to? Seryoso? Sir Ate, wait lang. Ah! Ano yun? Seryoso? Napuntang siya. Oh, narinig yung flash. Ah, baka ano? Baka may mga sinabi si Mang Jun na hindi na... O baka na-touch siya. Sa sobrang touch niya, kinurot yung kanyang puso, pati yung kanyang bituka, nakurot. Doon sa mga maganda pananalita. Hindi, maganda yung mga sinasabi ni Mang Jun. Sa kanya talaga, yung reconciliation, kapatawaran, Christmas, maganda. Win-win situation yan. Amen. Sabi ni Dear Josa. Sayang yung friendship nyo. Sabi ni Promise. Okay, Mang Jun. Oh, I don't. Hindi ko alam kung meron ba kayong nasabi kaya biglang napasugod sa CR si Sir Kit or siya ay natuwa dahil nakurot yung kanyang puso at maging yung kanyang bituka at nakurot. Sa ganda sinabi nyo. Sir Jun. Saan si Sir Jun? Oh, yan na. Sir oh. Kit. Hello po. Oh, ano po yung gusto nyo sabihin, Sir Kit? Mensahe nyo po para sa lahat. Kung ano po yung nakita nyo sa akin, una pa lang, hindi po magbabago yun. At maraming salamat po sa naniwala sa akin at sa mga nanghusga naman, lesson learned.
na huwag tayo basta-basta mang husga sa kung ano yung napapanood natin, lalo-lalo na po sa vlog, kahit ako ay isang vlogger. Huwag po tayo mag-base sa 10 minutes, 15 minutes na napapanood natin kapag hindi natin kakilala ng isang tao. Kay Mang June, sana marami ka rin natutunan sa buhay at masasabi ko na napakaswerte mo kasi nakilala mo. Ingat palagi. Wow! Palapakan natin sila, dalawa. Meron bang posibilidad na kapag nagpakatawaran na kayo, nababalik kayo muli, magbalikan kayong dalawa, reconcile, and then tatayo ulit kayo ng ganito, yung magbablog ulit kayo, baka lalong tataas yung inyong mga subscribers. Makita ng mga fans ninyo na nagbalikan kayo at magkaibigan ulit kayo, nagkapatawaran. Mala nyo, baka dumoble, umabot ng 10 million, 15 million yung inyong subscribers. Who knows? Hindi ko po masabi kasi, sabi ko nga po, hindi... sobrang mahal na mahal po kasi ang asawa ko eh. Ah, so, okay. Dalawa kami nagde-decide sa lahat. Keep it up. Tama, nirespeto niyo po inyong partner. Ang sa akin lang po suggestion na maganda po yun na kapag kayo nagkabalikan muli and then nagpatayo kayo ng, nag-open kayo ng panibagong vlog sa inyong dalawa, I'm sure kukuyugin kayo muli ng inyong mga fans. Ngayon kasi nagkakawatak-watak eh. May Team Mang John, may Team Sir Kate. Babalik ulit yan at dodoble pa, titriple pa yan, quadruple pa. You agree? Siguro po Sir Rafi, siguro po collaboration soon. Yan! Collaboration soon. Very good. Para naman yung utang niya na 10,000 sa iyo ng pampiyansa mo, mababayaran na niya kapag nag-collab kayo. Sige. Sir Kit, ingat kayo palagi. Mabuhay kayo. God bless. Thank you po, Sir Rafi. Mang June, ingat kayo palagi. At huwag ko kayong lalabas muna, Mang June. Hintayin yung tawag namin. Diyan lang kayo sa bahay. Okay, God bless. Mang June. Thank you. Salamat po. Thank you po. Mga kapatid, wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi at meron na po itong 17.4 million subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel at hindi niyo po namimiss yung mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtong.